Hey guys, welcome to the channel. Motorian is here again. So ngayon, napa-upload tayo ng The Oras, no? Kasi meron tayo nagka-trending na video. Hindi mo nagka-trending, parang nagkakagulo lang sa comment section. Is yung in-upload natin na Kamote Parking, which is in-upload ko lang sa Facebook page ko. Yun, so sa motor yun. So follow niyo yung page ko na yan. So ayun nga, marami nagagalit dahil regarding at sa video na ipi-play ko ngayon para mapalood din niyo, para ma kung ano feedback din niyo. So wala naman akong problema nito. Para sa akin kasi, in-upload ko this for public awareness regarding parking sa mga mall, di ba? So nagkaroon tayo problema itong event na to sa Honda. So buti na event sa market sa Honda. Then nung pag-uwi kasi, nagkaroon aberya. So ito lang dito papatagalin, i-play na natin yung video. Let's go. Flashback. Yung example ng mga pasaway na Pilipino, guys. Sige nyo, guys. Alam nyo naman, nakapag 400cc up, naka-rules sa mall yan na kapag 400cc up ang motor mo, is pwede ka sa car parking slot, di ba? Kaya ako, dito tayo sa car parking slot. Kaso may mga pasaway daw talaga na mga naka-underbone or scooters. Ayan, so dito mga to, tinabihan yung motor natin. Ayan. So, alam naman natin, Dominar, sobrang bigat na ka. Pag big bike kasi, ang hirap talaga iligo ng manibera yan. Mabigat na, ang hirap iligo. Kaya talagang atras abante lang yan. So, itong mga pasaway na to, tingin nyo, ang ginawa. Hindi ka talaga ako sagad. Kahit binabawal sila, nilak pa yung manibela. Hirapan talaga ako lumabas. Yan yung mga guys, diba? Meron pa doon sa dulo, guys. Ayan, mga pasaway, yun. Mga pasaway, meron pa doon. Ayan, oh, yan, ito yung guard, oh. Mga pasaway ng motor. Ay guys, kung pag-underbone ka yung scooter ko, sumunod na lang kayo sa parking rules ng mall. Kasi kung patawang ka ng penalty, kayo rin ang mahirapan sa adjustable set. Kung bigyan kayo ng penalty na naging pasaway, ito rin ang moto. Lumigit sa big bike, 400cc bike. Kasi yun talaga rin sa parking lot, guys. Kapag 400cc up, is pwede ka mag-park sa car slot. Mabait pa nga kung di ako nakagitna. So nag-land pa ako pa rin sa big bike, you know, sa gilid. So yun lang naman, guys. Sana natuturan kayo huwag maging pasaway sumunod sa batas. Diba? May mga designated motorcycle parking here talaga. So yun, maraming salamat. Dito yan sa market. Bye. End of flashback. So ayun na nga, so napalan nyo yung video, guys, no? So regarding sa video na yan is after kasi ng event sa Honda na yan, syempre, diba, ang mga rules sa mall parking is kapag 400cc above ng motor mo or big bikes is pwede ka na mag-park sa car slot kasi yun din yung ibabayad mo sa pay parking. So, pay parking kasi sa market. So, edi nagpala mo sa guard kasi may mga mall kasi dati na try ko na bawal ka mag-park sa car slot nila. Depende sa structure kasi tulad sa SM Cubao, bawal ka mag-park sa car slot kahit big bike ka dahil nakapaslan. Yung parking kasi na is along the, ano, yung pakyat nung building ng parking. So, bawal ka daw mag-park doon. So, daw sa flat surface ka lang. Kaso, puno nga sa kaunti na slot. So, since malaki naman yung spacing ng mga motor slots nila, is pwede ka mag-park doon. Kasi nga, ang problema sa big bike, guys, kung di yung tatanong, eh, sobrang bigat talaga ng big bike. May mga big bike na magagahan talaga, pero yung mga sobrang mamahal talaga. Pero ang problema sa dyan, guys, is yung turning radius ng big bike. Kaya nausin yung mga banking sa big bike. Kasi nga, maliit lang po ang turning radius ng big bike. Kahit itry nyo. Yung Dominar, guys, alam ko, sub 400 siya. Pero ano magagawa natin? Eh, 400cc na siya sa papeles. Kaya nga nakapag-NLEX kami mga naka-Dominar, no? So, huwag kayo magagalit kung sabi kasi niya ba, feeling entitled daw ako dahil naka-Dominar lang daw ako, naka-big bike lang daw ako, mabigla naka-big bike. Is, napakayabang ko na raw. So, hindi naman, guys, kasi rights ko yun dahil yun yung rules ng mall, di ba? Yun yung rules ng mall, eh. Kasi pag 400cc up, pwede ka na. Nagpaalam pa ako sa guard para sigurado, para hindi tayo... Kasi merong lugar na bawal, Divisoria, na-try ko yan, guys. Try nyo muna sa Tutuban, bawal mag-park ang big bike. Ilang beses ko na tinanong sa mga guard yan, but pinagpa-park talaga nila ako sa parking ng motor. Sobrang hirap lumabas partida, medyo malaki-laki pa yung island dadaanan ng motor mo. Medyo malaki pa, pero pag... Ay naku, kasi naka-side stand lang ang mga big bike, guys. Ang big bike lang na nakikita ko na naka-center stand talaga is yung mga BMW GS, yung mga talagang adventure bike. Yan, mga naka-center stand yan.
Pero sobrang bigat kasi niyan talaga. Once na inalis mo si Tristan niya, sobrang bigat talaga niyan, promise. Kaya kung sasabi niyo guys na pwede yung mga big bike, ilang nila sa motorcycle parking area is doon na din daw dapat isa yung motor. Kasi nga, motor ka, hindi ka sa kotse. So, pag car slot lang. Sabi niyo, iba, mag-comment doon guys, basahin niyo, punta kayo sa Facebook page ko. Ang dami-dami nagagalit, ang dami rin nagtatanggol sa akin doon. So, in-upload kasi yung for public awareness. So, ito na nga, ano mo ito na ikwento. So, pagbaba ko sa hagdana, alam ko hagdana lang kasi nung third floor. Pagbaba ko yung third floor na hagdana ng market parking, ando na yung slot ko. So, pagbaba ko, nagulat ako, napakadami na park. May Raider, may Click, yung Click katabi ko, tapos Raider, tapos Mio, tapos so, Mio din ata yun. So, nakadikit talaga sila sa likod ng bulong ko. So, sabi ko, paano kaya asog to? Tapos may pumunta kang guard. Sabi ng guard, binabawal na po namin yung kanina pa. Ang dami na po nila. Tinuro ko sa video, di ba? Sa kabilang side din, sa ilalim ng parang akyatan is andun sila kahit bawal naman mag-park doon. So, siguro pwede naman doon kasi wala naman makasingit. Wala naman kotse makasingit doon. Kaya siguro pumwesto sila doon yung mga motor since punuan din talaga yung motorcycle parking area ng market. Sana nakita ko din sila, ikutan ko din yun. So, naiinit niya ako naman sila. Pero yun nga kasi, may batas nga kasi sa parking area, yung car slot nga kasi. So, meron naman din yung magreklamo. Ewan ko rin yung kay Red Sweet, no? Kasi pareho kami nagka-problema sa parking area. Yung kay Red Sweet ata kasi, kotse ata yung nagagalit sa kanya dahil bakit siya nagpa-park. Eh, R6 yun! Grabe! Napakalit ang turning radius ng R6 sa sports bike. Tapos, ang bigat din nun, guys. Since, ano yun, for cylinder. So, puro bakal. So, mabigat talaga yun. So, yun yung nilagay nila kay, yun yung naging problema ni Red Sweet. Mali ko mo magkakaproblema din ako pag-uwi ko. So, yun nga guys. So, yung guard, eh, hindi mo lang tinulungan mag-atras. Sabi niya, mga pasaway po talaga yan, sir. Meron pa po ako dyan nakita, sir, kanina. Binawal na, tinitingan lang ako. Tapos, iniwan nilak na yung motor. So, yun yung nangyari. So, yun nga. Imbis na yasun ko si Re-Rider kasi nakadikit sa pader, guys. Tapos, dikit na dikit sila ng mga scooter. Talagang siksikan sila. Eh, naka-center stand sila. Eh, ako naka-side stand. So, yung Dominar kasi ako naka-side stand. Talaga, ang laki ng sakop niya. Eh, naka-lifter pa yon. So, yung higa niya talaga. Talagang higa. Tapos, nakadikit kasi ako dun sa may, ano. Alam, may stopper sa mga parking, di ba? May stopper na malit na parang semento dun. So, nakasagad kasi ako dun. Malay ko bang may mga kamote na magpa-park na dinidikit sa big bike. Di ko naman alam na ganun dun sa marketplace. Ay, sa market-market, di ba? So, dapat pala, ang ginawa ko dun is hindi ko sinagad sa dulo. Para kung sakali may park man sa harapan ko, atras lang ako, di ba? So, yun nga sabi nga ng iba doon, di mo nalang binuhat yung Raider. So, natatakot din ako sa baka magasgasan ko. Baka mamaya, magkaroon pa ako ng charges. Mamaya sabi, pasi-CTV pa ako. Kasalanan ko pa, di ba? So, hindi ko nalang ginalaw. So, ginawa ko lang onti doon. Kasi, ginili ko ng onti. Kasi, nakalak lahat ng manibela nila, guys. Talagang lahat sila nakalak. Tapos, nakandigit sila sa Dominar ko. Madilim lang video, pero kasi naka-against the light pa dahil nga naka-start na yung headlight ng motor ko. So, ang ginawa ko talaga dun, guys, talagang hinila ko. Kung alam nyo ng bigat, guys, ng Dominar is 190 kilograms po ang bigat ng Dominar. Hindi po biro ang Dominar. Hindi siya sabi po rin 400cc mag-aalang yan. Mabigat po ang Dominar, 400cc po. Kasi ang Dominar po is para siyang, pwede siya i-modify as adventure bike. So, sa India kasi ginagawa siya adventure bike. Kaya mabigat talaga ang Dominar, guys. 190 kilo, search nyo pa sa Google. Yan. So, Dominar, 400 UG pa, search mo. Diba? Kasi mas mabigat siya dahil nga overhead cam na siya. Saka mas mabigat yung tambucho niya ngayon. So, yun nga. Marami nagko-comment, marami nag-aaway na ba't di mo nalang binuhat? So, yun nga sir. Binuhat ko yung motor ko kasi hindi ko binuhat yung Raider dahil kung ikikit na ako naman yun, ako naman makakasagabal, ako naman napapagalitan ng mga guard, diba? So, yung mga guard naman, ginagawa ng trabaho nila. Kaya yung mga guard na tinuro ko sa video is iniikot pa niya, pinuntahan pa niya yung ibang parking slot kasi nga yung car slot talaga na wala namang big bike is pinaradahan talaga ng mga lower displacement cc ng motor. So, sumali siya sabi dyan na tatanga-tanga daw ako dahil big bike din daw muna ako agad is nag-scooter din po ako guys. Nag-RFI 175 po ako, yung Rusi na scooter. So, alam ko kung saan ako lulugar. Alam ko yung tamang batas. Di ba? So, yun po yung rule sa mall. 400cc up is pwede po ang big bike. So, wala tayong gagawa sa Dominar. Kahit sabihin nyo, 373cc yan. 400cc po siya sa ORCR. So, wala po tayong gagawa. Big bike na po ang consider sa Dominar. Kaya ka na kapag LX-SLX kami, di ba? So, pasensya sa inyo, guys.
So, yun lang naman, public awareness lang din ginawa ko. Lalo mo na ako sinisisi doon. Sinasabi ko lang naman talaga mali yung ginawa nila kasi nga, nasa rules nga ng world yun. Kahit anong gawin natin, nasa rules yun. O yung sabihing, nasa Pinas ka, hindi. Dapat sumunod ko sa batas, di ba? Ako nga, sinunod ko. Pati na nga, kaya nga ako nasa single, hindi ko ginitaan yung car slot kasi nga, concerned ako sa ibang big bike kasi ginawa ko na rin yan sa SM North Annex. Nagpark ako sa gilid. Pag paglabas ko, nung pagbalik ko na sa parking, is meron ako tamang isang Dominar. Di ba? Parang nakatulong ka pa na masave yung space. Nakatulong pa sa ibang kotse. Kasi imagine mo guys, kung limang big bike, sasakupin lang isang car slot, di ba? So, paano naman yung ibang kotse na kailangan talaga magpark sa car slot, di ba? So, ang ginagawa ng mga big bike dyan, kung magkakasama sila, yan. Pagkari, apat. Mahaba yung car slot. So, kasi apat na big bike. Doon sila lahat, big bike, kung magkakasama sila. So, ikaw solo ka naman. Ang ginagawa ko talaga, guys, isa gilid ako. Para kung may dumating isa pang big bike, eh, dalawa kami, di ba? So, hanggang tatlo kaya yun. Kung yung dalawang big bike na kasagad is magkahiwalay, sa gitna ka, blocking. So, pwede sila umatras agad. Kasi nga, alam ng mga big bike yan, dahil sobrang bigat, sobrang hirap iliko. Kaya huwag nyo, guys, ipilit na ang big bike, kahit big bike yung motor yan sa motorcycle parking. Sobrang hirap talaga. So, yun lang guys. Maraming salamat. Napahabay kwentuhan natin. So, yun lang naman. Comment down below kung mali bang ginawa ko. Tama. For public awareness na namin sinabi ko. Is para, hanggang ngayon kasi guys, hanggang ngayon ginagawa ko itong video na to. Napakadami nagko-comment. Ang dami nag-aaway. Punta sa Facebook. Sayang na talaga. Restricted yung page ko. No? Ano ba? Facebook? Baka naman. Restricted page natin. 20,000 views na ata siya ngayon. So, hindi ko lang masin na kaagulo mo yung nag-PM pa ka sa akin eh. Shout out sa JR Campus, no? Hindi ko alam kung ano siya, kung dami account mo yun or talagang FB niya. Comment talaga, minuro mo talaga ako. Hindi ko alam kung ba't siya nagagalit. Baka yung radar yung kanya dun. So, ay marami salamat guys. At iwas maging kamote. Ride safe sa inyo lahat. Advance Merry Christmas. Marami salamat sa sumusuporta. Bye!